Positibo ang lokal na pamahalaan ng Vigan na mag-uumpisa na ngayong taon. Ang pagsasaayos sa nasirang bahagi ng Vigan Cathedral dahil sa lindol. Nangako naman ng LGU na tututukan nila ang restoration ng simbahan. Si Joya Kimoyog ng PIA Ilocos Sur sa detalye. Rise and shine, Joya. Magsasagawa ng mas malalim at detalyadong inspeksyon sa Vigan Cathedral ang mga eksperto ng Vigan Conservation Council ayon kay Mayor Jose Bonito Singson Jr. pagkatapos ng pakikipagpulong nito sa NCCA, NHCP at UNESCO National Commission of the Philippines o UNACOM nitong Lunes. Isa ito sa mga hakbang na gagawin ng lokal na gobyerno bilang paghahanda sa pagsisimula ng restorasyon ng simbahan. We can move ahead with commissioning, talking to our qualified architects and engineers to do a more in-depth study and present it to the church, which will be part of any agreement that we will make, considering that the church, the cathedral in particular, is owned by the church. Matatanda ang lubhang nasira ang simbahan dahil sa lindol nitong nakarang taon at hanggang ngayon sarado pa sa publiko. Sa pakikipagtulungan sa mga nasabing ahensya, positibo ang pananaw ni Mayor Singson na masisimulan na ang pagsasaayos sa simbahan. With your very cooperative attitude, I'm very optimistic that we can go back to church. Masaya namang ibinalita ni UNACOM Secretary General Ivan Anthony Henares na mamimigay ng 6 million pesos na pondo ang NCCA sa pamamagitan ng TIEZA para sa shoring o paglalagay ng support structure sa kathedral. Isusulong din niya sa NCCA ang pagde-deputize ng Vigan Conservation Council na mga siwa sa proseso ng pagsasaayos ng simbahan. So once the Vigan Conservation Council is deputized, things can be done at the local level, no, without the need to go through that bureaucratic process at the national government agencies. I think that deputizing the Vigan Conservation Council is the best way really to fast track the restoration of the cathedral, and we hope that if that is approved in the next board meeting of the NCCA that we can really move forward towards actual work in the restoration of the cathedral. Joy Kimuyug, PAA Ilocos Sur, para sa Bayan.